Magandang gabi po sa ating lahat and welcome to our devotion for our prayer meeting. At patuloy na hinahangad natin na bawat isa sa atin dito sa ACCC, maging kumiiba tayo mga viewers na manonood ng devotion na ito, ay hangad po natin na nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na kalusugan. Nagpapasalamat natin sa Panginoon ang patuloy niyang pag-iingat sa bawat isa po sa atin, bawat isa po sa inyo, at patuloy na pagbibigay ng biyaya, pagpapadali ng biyaya sa pamamagitan man ito ng ating mga natatanggap sa ating mga trabaho o sa pamamagitan man ito ng mga kaloob na dulot ng ibang tao. At ngayon sa gabing ito ay muli mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon at ito'y dadako naman tayo mula sa unang chapter or kabanata ng Joshua. So buksan natin ang ating mga Biblia sa Joshua chapter 1 verses 1. Tunay ng ating babasahin. Pero bago po tayo magsimula sa ating maigsing pag-aaral pong ito or ating devotion para sa gabing ito, inayayaan ko po ang lahat na samahan po ako sa pananalangin. Tayo lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, sa gabing ito, hangad po namin na kami ay mamulat muli sa katotohanan ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na bukas na tanggapin ang katotohanan mula sa inyong salita at kami ay mamuhay ayon sa katotohanan ito. Kami po ay iyong pangunahan at kayo lamang po ang maitaas at makita at marinig sa pag-aaral namin ito. Sa pangalan ng inyong anak na Panginoong Jesus. Amen. So muli ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Joshua chapter 1 at babasahin natin from verse 1 to verse 9. Siyempre po, iningkay ko lahat na magbukas ng kanila mga Biblia nang sa ganon ay makita po natin pare-parehas kung ano po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Bigyan lang po natin kayo ng konting background. Ang Joshua po, ito po ay ang pagsisimula na ng pagpasok nila sa lupang pangako ang mga Israelites. So magmula dun sa mga naunang limang libro ay nakita natin dun yung journey ng Israel papunta dito sa Promised Land, dun sa Canaan. Pero dahil nung iniwan nila tong lugar na ito ay meron na mga tao, meron na mga sibilisasyon na umusbong at nagsimula na magkaroon ng teritoryo dito sa lupang ito. Pero ang pangako ng Diyos ay pangako pa rin ng Diyos at ito ay pagkakaloob pa rin sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga tao sa Israel. At yun nga ay ito ang simulan journey nila Joshua na pagpunta dito sa Israel. So kumbaga, after ng leadership ni Moses, ay makikita natin na ang susunod na leadership ay iniatang na sa katauhan ni Joshua. Ating pumbasahin ng Joshua chapter 1 verses 1 to 9. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. So, kanina ito na yung binabanggit natin o sinasabi natin na nagsisimula na dito na ilipat na yung responsibilidad, ilipat na yung leadership sa katauhan ni Joshua. Verse 3, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you just as I promised to Moses. So binabalik ng Panginoon yung pangako niya, no? Magmula pa ng panahon pa nila Moses at mga sinaunang panahon. From the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you in all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. So sabi ng Panginoon dito, nakita natin dito na handa na itong mga teritoryo na ito at itong teritoryong ito kanyang minimension dito o kanyang binabanggit dito, ay talagang nakalaan para sa kanila. So ito ang paalala ng Panginoon or encouragement. Verse 6, be strong and courageous for you shall cause these people to inherit the land pertaining to the Israelites that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you.
Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. So this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Verse 9, I have not commanded you, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So makikita natin dito, mga kapatid, yung pagkakaroon na ng panibagong leadership. May panibago ng titig ng pinuno ang mga Israelita sa katauhan ito ni Joshua. At may dalawang salita tayo na nakikita madalas dun sa mga paalala niya magmula dun sa verse 6 hanggang dun sa verse 9 ng Joshua chapter 1. At marahil na obserbahan nyo rin yun habang binabasa natin, yung salitang be strong and courageous. So kung titignan natin, bakit binibilinan si Joshua? O bakit ganito yung sinasabi ng Panginoon kay Joshua? Hindi nga ba courageous si Joshua? Hindi ba siya ganun kalakas? Alam nyo, si Joshua, according sa mga nababasa nating commentaries, ay isa sa mga may tuturing na greatest military general ang katauhan ni Joshua. At kung courageous lang naman din ang pag-uusapan sa mga naunang chapters, isa si Joshua sa mga nagspiya noon sa Canaan para tignan yung lugar na kakamkami nila. At siya yung nagdala ng report, isa sa mga nagdala ng report na kaya nilang talunin yung mga taong yun, regardless kung nakita nilang mas malalaki sa kanila or very intimidating yung dating ng ibang sibilisasyon, ay sabi ni Joshua, hindi, magagawa natin na matalo itong mga umusbong na sibilisasyon na ito. On that part, makikita natin na courageous si Joshua. Siya nga itong unang sumugo doon, naging espiya. And in terms of military tactics, magaling na dito si Joshua or meron na siyang kasanayan. Pero ano nga ba tinutukoy ng Panginoon dito na be strong and courageous? Kung katapangan lang naman ng pag-uusapan, mukhang lamado na rito si Joshua. Pero makikita natin dito na bilang isang leader ng isang bansa, na siya ay may tatanggaping panibagong pananagutan, panibagong responsibilidad. At ang nag-ata sa kanya ay hindi lamang ito desisyon ng mga tao, hindi ito desisyon lamang ng mga nakatatanda sa kanilang lupon. Bagkus ang Panginoon mismo ang nagtalaga sa kanya. At hindi madali ang kanilang pagdadaanan sapagkat ilang sibilisasyon, ilang kaharian na very intimidating o napaka mas maunlad pa ang kanilang kasanayan sa pagkikipagdigma, sa kanilang mga armas, sa kanilang teknolohiya kumpara sa mga Israelita. At dahil dito ay binanggit ng Panginoon na be strong and courageous sapagkat sa pamamagitan ni Joshua sa kanyang leadership, sabi dito sa verse 6, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Makikita natin dito yung soberanya ng Panginoon.